Magnitude 7.2 na lindol ang yumanig sa Taiwan kahapon. Mahigit 150,000 Pilipino ang nagtatrabaho roon. Ang ilan sa kanila, naranasan ang malakas na lindol, maging ang ilang aftershocks. Para alamin natin ang sitwasyon ngayon ng ilang Pinoy roon, makapanayam natin ang isa sa mga kababayan natin na si Kiera Ibanez. 6 na taon na siyang nagtatrabaho sa Taiwan. Magandang umaga, Kiera. Magandang umaga po, Igan. Opo. Kamusta na kayo riyan at may mga aftershock pa ba kayo nararamdaman? Kagabi po, wala naman po kami nararamdaman aftershocks. Pero after po noong morning at tanghali po hanggang hapon, siguro po mga siyam na aftershocks po yung nararamdaman namin. Pero mahina na lang naman po siya. At nasaan ka nung tumama ang lindol? Nasa loob po talaga ako ng production ng Igan na nagtatrabaho po talaga ako ng mga oras na yun. At bigla po talaga siya, as in, ang bilis niya lang po nangyari. Na. Hindi po namin alam kung paano po kikilos talaga. So, takot-takot po kami. Ano na-observa mo sa paligid? Talagang malakas ang mga pagyanig? Sobra po. As in, feeling ko po anytime babagsak po yung kisame namin. Ganun feeling po na... Ang hirap po mag-step, hindi po ako makagalaw. Gawa po ng sobrang lakas nito talaga. At inyalig po talaga. Kamusta ka? Tsaka yung mga kasama mo, wala naman nasaktan. Sa awa po ng Diyos, wala po nasaktan sa amin. Marami po sa amin nahilo, unti ka na po mahimatay, pero naagapan naman po agad ng mga doktor po namin sa kumpanya. Kira, taga saan ka sa atin? Bali po, Tubong General Santos City po ako, pero lumaki po ako sa Quezon City na rin po. At nakakausap mo na ba ang pamilya mo dito sa Pilipinas? Yes po, actually po, bali po nung time na nasa labas na po kami ng kumpanya namin, tumawag po agad si Papa po sa akin para kamusahin din po ako. Kira, kayo ba pinalabas at dinala sa evacuation center o nanatili lang sa gusali? Bali, nung time na after po nung napakalakas na lindol, naglabas po agad kami ng kumpanya namin sa open space po. And then siguro after an hour po, to check po ng company namin yung mga nasirain yung mga ano. Hindi naman po kami sobrang damage, so nakabalik din po kami agad sa loob ng production. At ngayong araw, may pasok ba ngayon dyan? Bali, ako po ngayon ay wala po akong passport dahil holiday po ngayon sa Taiwan. Okay. Oo. So yung iba, balik-balik trabaho na ba after ng earthquake na yan? Kami po nagbalik trabaho po kami kagad kasi hindi naman po nasira yung mga gamit namin sa loob ng kumpanya. As in, sobrang tibay din po siguro yung building po namin kaya hindi po siya nang nabalik. Nag-crack-crack lang po siya. Mga maliit lang po na mga bati, mga biyak-biyak po sa dingding. Pero okay naman po kami lahat. Nasa ang floor ba kayo? Bali, nung nangyari po ako, nasa fourth floor po ako, pero 10th floor po ang building namin. Okay. Ay, maraming salamat at ingat kay Rian, ha, sa Taiwan. Maraming po at salamat po sa pagkakataon na may share po sa inyo nangyari sa amin hapon. Salamat si Kiera Ibanez. Ingat. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.